Bear garlic here, bear garlic there, bear garlic everywhere. Dito tayo ngayon sa isang lugar na kung saan may mga tumutubong bear garlic. So, hindi ako sure kung ready na ba sila yung bear garlic dahil tumutubo ito sila sa ano. Wild kasi ito, tumutubo sila sa gubat. Meron naman akong bear garlic sa bahay, sa aking garden. Ayan lang. Maliit pa sila. Pagkakaalam ko kasi, bear garlic or bear's garlic ay kung nasa gubat siya tumutubo, ay mas madali itong malaki. So ngayon, titingnan natin. Malapit na tayo. Samahan niya ako, ha? Ayan. So, nakikita niyo ba? Kaunti lang naman yung beehives. Hi, mga kabis! Andito tayo ngayon sa loob ng gubat. Dyan, napapalibutan po tayo ng maraming kahoy pero wala silang mga maliban sa iilan lang. Pero ang karamihan sa kanila walang dahon. Dahil spring pa ngayon, sa summer pa yan magkakaroon ng mga dahon. Pakain natin ngayon ay itong bear garlic or bear's garlic. Yan. Kung makikita nyo, dahon lang siya, no? Pero pagtubo na yan, ano yan siya? Patubuan na yan. Magkakabulaklak yan. At saka lalaki. No? Masarap to. Parang ano siya. Amoy bawang. Yan. Libre lang to. Bigay ng kalikasan. Kaya nandito tayo ngayon. Papasyal ko kayo para makita nyo naman. So, ang dami nito. Yan. Kuha tayo ng maiilan. Siguro mga in 1 week, hahaba na to sila at dadami rin sila kasi meron pa dyan sa ilalim. Ito, lalaki na to. In a few days, lalaki na yan. Pero mga maliit pa. No? Yan. So, tuloy lang tayo. Kung maririnig nyo ang huni ng mga ibon dito sa gubat, pure nature yan. Dami, oh. Para siyang bawang ang amoy niya, pero yan, para din siyang sibuyas. Tinatawag itong bear's garlic or bear garlic dahil tumutubo ito sa gubat kagaya dito. Kinakain ito ng mga bear. Nagsusurvive sila sa winter. Eh, seasonal lang to na tanim. Ito yung kinuha natin. Kakaunti lang yan. Ito, dami. Dami. Meron akong ganito sa bahay, sa garden ko. Kaya lang, hindi gaano karami. Hindi kagaya dito na sobrang dami talaga. Ito yung magiging bulaklak nila. Yan.
yan yung magiging bulaklak na ito. Ano bang tawag dyan? Flower buds. Ito yung flower buds nila. Mumulaklak. Ang bulaklak nila ay puti. Siguro mga 2 weeks after, yung bulaklak nila naging pollinated. Pag na-pollinated na, ay magiging buto. At yung mga buto ay mahuhulog sa lupa at tutubo na naman yun sa next season na. So yun ang buhay ng ano, ng BS Galik. So tuloy tayo. Sa isang grupo ng bea garlic, no, kapag namimitas o kapag nangunguha ng ganito, hindi dapat uubusin yung mga dahon dahil parang stress na yun sa tanim. Gaganda nila. Gusto kong, ayokong hukayin. Hahayaan kong ganito. Dahil, ayaw natin gawin yan dito. Dahil, hindi nakakabuti sa kanila. Alam ko, kapag namuha dito sa gubat, bawal daw. No? Bawal. So yan, kakaunti lang kukunin natin. At marami pa tayong titingnan na iba. Amoy bawang. Daw. Para siyang variegated na bea garlic. Wow!
Ang ganda. So, kukuha ako ng ilang variegated na bea garlic. Ayan, meron pa dito sa malapit. Ang ganda niya, promise. Ayan. Wow. Ang ganda. Ayan. Wow. So, kukuha ako ng ilang dahon. Ilang ba? Siguro mga tatlo. O dalawa. Gawin na natin tatlo. Kasi maganda siya. O diba? Ayan. Tama na itong tatlong. Variegated. Ganda talaga. Para siyang fortune plant. Ang tubig na dumadaloy dyan. Libre yan, walang bayad. Ayan. So, dito yung napakarami. Supot na tayo sa unahan. May tubig doon. Ayan. Kung napapansin nyo, parang may nag-araro dito sa loob ng gubat na nakapagsabi sa akin na ang magawa nito ay yung mga wild boars pala. Kanina may nakausap ako na nagpunta rin dito, pero umalis na siya. Pupunta tayo dito sa unahan. May batis. Ayan. Ayan, may tubig. Ayan. Linis na. So, ito yung typical na sign na mga lugar kung saan matatagpuan ang bea garlic. May tubig sa malapit at medyo basa yung lupa. Kasi laki ang mga kahoy.
bear garlic here, bear garlic there, bear garlic everywhere. Dito na nagtatapos ang ating episode ngayon. Sana'y nagustuhan nyo ang aking pinakita sa inyo. Dinala ko kayo sa isang gubat na maraming biyaya galing sa kalikasan. Ayan, ang ganda. No? Para siyang dagat ng bear garlic. So maraming salamat sa panonood at hanggang sa susunod na mga videos natin. Paalam!